Dating OFW naman arestado sa Olongapo dahil po sa pagkakasangkot umano sa Rentangay Modus. At panaloob naman sa isang tindahan ng construction supply sa Ilocos Norte na Hulikan. Ang maiinit na balitang probinsya, hatid ni John Consuda. Animoy isang customer lang na palakad-lakad malapit sa isang tindahan ng construction supplies sa Pinili, Ilocos Norte ang lalaking ito. Pero maya-maya, nagtago siya sa may mga bakalatero at hinintay na magsara ang tindahan. Napansin ng suspect ang CCTV at sinira ito, kaya hindi na nakunan ang pagninakaw. Ayon sa may-ari ng tindahan, mahigit 4,000 piso ang natangay. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng salarin. Nahulikam din ang pagsalakay ng ilang kabataan sa opisina ng isang lending company sa Malolos, Bulacan. Ang kanilang target, ilang metro lang ang layo mula sa istasyon ng pulis. Dumaan pa sa tapat mismo ng presinto ang mga suspect na hindi na napansin ng gwardiya ng opisina. Nagkalat ang mga basag ng salamin at mga dokumento sa loob at may nakita ring mga bakas ng dugo. Ayon sa mga otoridad, 16,000 piso ang natangay ng mga suspect na tinutugis na ng pulisya. Arestado ang isang dating OFW sa Olongapo City na sangkot umano sa Rentangay Modus sa Pampanga. Ayon sa isa sa mga biktima, 2 sakyan pa raw ang tinangay sa kanya ng suspect na si Alice Atienza. Nabawi naman daw niya ang isa sa mga kotse matapos itong tubusin sa halagang 150,000 piso. Patuloy pang hinahanap ang isang sasakyan. Natunto ng mga otoridad si Atienza sa tulong ng social media at agad din nila sa NBI sa Olongapo. Balak siyang sampahan ng reklamong carnapping at paggamit ng penging pangalan. Depensa ng suspect, isang Rodel Tayag umano ang nasa likod ng modus at binahagian lang siya ng kita mula sa mga tinangay na sasakyan. John Consulta, GMA News.